And sa video na to, pag-usapan natin yung kasunod ng ating driver's licensure mock-up exam. So part 3 na tayo sa mga hindi pa nakapanood ng ating first part and second part ng Honmen driving exam. Yan, ilalagay ko sa description box ng video na to yung link. At sa mga nakapanood na, simulan na natin ang susunod na question. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay, let's begin. Do not drive at a speed exceeding the maximum speed or below the minimum speed on the main road of National Expressway. Again, do not drive, wag daw mag-drive, a speed exceeding the maximum speed or below the minimum speed, maximum and minimum, on the main road of a national expressway. Ayan, so true or false? Tingin ko, true ang sagot dito. May minimum requirements kapag ikaw ay bumabiyahe sa expressway at meron din yung maximum requirements. Tingin ko lang ha. I think yung minimum is 80 kilometers per hour. And yung maximum, I'm not sure, di ko na maalala, 120 kilometers per hour ata. So ayan, let's see if the answer is true in 3, 2, 1. True. Ayan, true. Kasi sabi dyan, on expressways, you must travel at no more than the minimum speed as well as not exceeding the maximum speed. Although hindi nabanggit kung ano yung exact maximum and minimum na numbers, pero tama naman yung sagot natin, kaya let's proceed to the next question. Okay, question number 2. The smaller the radius of the curve, the greater the centrifugal force which is proportional to the square of the speed. Nako, mathematics. The smaller the radius of the curve, sa mas maliit daw na radius sa curve, tama ba yung pagtagalog ko? The greater the centrifugal force. So, ibig sabihin, mas maliit daw na curve, eh mas mataas daw ang chance ng centrifugal force which is proportional to the square of speed. Ibig sabihin, as habang paliliit, papaliit ng papaliit yung curve, ay mas dumodoble yung speed dahil sa centrifugal force. Is it true or false? I think ang sagot ko dyan ay true. Let's see if the answer is true in 3, 2, 1. Ayan, true. Kasi as per the question, if the speed doubles, it will quadruple. If it triples, it will increase 9 times. Yun. Kaya nga, delikado na mag-overspeed or sobrang bilis sa pagdaan, sa palikong daanan. Kaya make sure na dun sa curved na daan, ay make sure na hindi ganun tayo kabilis magpaandar ng sasakyan. Next question. The standing wave phenomenon is a condition in which a film of water forms between the tires and the road surface when driving at high speeds on a rainy day, preventing the brakes and steering wheel from working. The standing wave phenomenon, ang standing wave phenomenon is a condition, pangyayari na kapag daw ang tubig ay namumuo sa gulong, between gulong, sa pagitan ng gulong at ng road surface when driving at high speeds on a rainy day, preventing the brakes and steering wheel from working. So, ibig sabihin, ang bilis mo magpatagbo during the rainy day, yung standing wave phenomenon daw, ito daw yung effect na nangyayari between our tires and the road surface. Para kang lakalutang, kumbaga, na lumulutang yung pagpapatakbo mo ng sasakyan. Ayan, tingin ko, standing wave nga ba ang tawag doon? Standing wave nga ba ang tawag doon? Sige, let's try if this is true. I think the answer is true. Let's see if the answer is true in 3, 2, 1. Mali. Kasi ayun, hydroplaning ang tawag doon. Hydroplaning phenomenon. Nagkamali tayo doon guys. Standing wave phenomenon, ano ibig sabihin nun? Ano palang phenomenon na yun? Sa mga nakakaalam, ayan, comment down below. So, mali yung sagot natin. Ang tamang sagot daw ay hydroplaning. Tama nga naman, hydro, which is water, diba? So, yun. Let's proceed to the next question. When parking on a general road at night due to a breakdown and others, if the road is illuminated and the driver of the vehicle advancing from 30 meters behind can be seen, it is not necessary to turn on the lights. Kapag daw ay ikaw ay magpa-parking sa isang general road tuwing kapag gabi, ayan ha, when parking on a general road at night dahil sa pagkasira ng iyong sasakyan, halimbawa daw ng breakdown ng sasakyan, if the road is illuminated, kung ang daanan daw ay may mga ilaw naman, and the driver of the vehicle advancing from 30 meters behind can be seen, kung nakikita mo naman daw
from far away, 30 meters behind you, hindi mo na daw kailangan mag-turn on ng mga ilaw sa iyong sasakyan. Is it true or false? And I think the answer here is false kasi sa parang flagging na yung it is not necessary to turn on the lights. Eh, tapos gabi pa, di ba? At night. So make sure na turn on the lights. Lights turn on. In 3, 2, 1, is it false? False, tingin ko false na sagot dito. Is it false? 3, 2, 1? False. Kasi if there is a street lighting and you can see that the vehicle is parked from 50 meters behind you, you do not have to turn on the lights. Oh, nanghula lang yan. No? Pero yung pala yung rule doon. No? Dahil nakikita mo pa in 30 meters yung sasakyan, eh you don't have to turn on the lights. Pero ang rule pala, kapag 50 meters, grabe ano, nami-measure mo pa ba yun? You do not have to turn on the lights. Kung 50 meters behind you, eh nakikita mo pa daw yung mga sasakyan. Ayan, so tama tayo pero yung explanation, ito yung totoong explanation. So let's proceed to the next question. Next question, parking is prohibited near the top of hills and on steep slopes. Ayan, steep slopes, prohibited daw park sa taas ng hill and on steep slopes. Is it true or false? I think the answer here is true. Di ko na-explain, pero let's see if the answer is true. Kayo din, try yung sagutan, kung true or false. In 3, 2, 1, yeah, correct. Kasi stopping or parking near the top of a slope or on a steep slope is prohibited. Bawal daw mag-park. Ayan, so let's proceed to the next question. Next question, when the vehicle is fully loaded or when the vehicle is full, pay attention to the speed and the distance between vehicles and apply the brakes early. Kung ang vehicle daw ay sobrang dami ng laman, fully loaded, or when the vehicle is full, pay attention to the speed and the distance between vehicles and apply the brakes early. Sobrang bigat ng sasakyan, mag-pay attention daw tayo sa speed and yung distance nito sa mga between dun sa kanyang kasunod na sasakyan. And apply the brakes early. Ayan, so ano sa tingin ninyo? Kasi kapag hindi ka nag-apply ng brake, possible na umandar pa yung sasakyan mo. Hindi mo makontrol. Ayan, I think the answer here ay true. So let's try if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Ayan, true kasi ang sagot dyan ay true dahil when the vehicle weight is heavy or the speed is high, the inertial force is greater and the braking distance is longer. So the speed is reduced and the distance between vehicles is increased. Ayan, physics yan guys. Sobrang heavy ng sasakyan and kapag mabilis ang takbo, kapag nag-apply ka ng brakes, hindi agad-agad titigil yung sasakyan. So ang nai-imagine ko lang dyan yung ano, let's say kunwari, yung eroplano. Wow, eroplano yun. Diba, ang haba ng runaway. Kasi syempre mabigat yung eroplano. So ang haba nung kanyang dadaanan. So parang ganun din siguro yun. Ganun yung analogy. Wax, nax, analogy. Ayan, let's proceed to the next question. Okay, next question. The maximum speed may be any number of kilometers unless a regulatory speed limit is set because the vehicle must travel at high speed on the highway. The maximum speed may be any number of kilometers unless a regulatory speed limit is set because the vehicle must travel at high speed on the highway. I think mali yung ano, mali ang sagot din. False to. Kasi any number of kilometers, parang hindi naman magsiset yung ng rules ng ganyan ang sasabihin ko sana immigration. Magsiset ng rules yung mga enforcer natin yan. So, I think false ang sagot din. Kasi tapos sabi niya, you must travel at high speed on the highway. High speed, parang delikado yun. So, I think the answer here is false. Let's see if the answer is false in 3, 2, 1. Yan, false nga. Kasi on expressways 2, the legal speed limit is determined according to the type of vehicle. And drivers must follow it. So, I think yun nga, usually 80 kilometers. 80 nga ba? 90 kilometers. Comment down below sa mga nakakaalala at mga nagbabasa ng book. Ayan, so let's proceed to the next question. Okay, next question. When an object is moving or when an object is seen while moving, this is called dynamic vision. And vision is reduced compared to static vision. Wow, ano ba to? Ano, kasama ba sa exam to?
When an object is moving, physics, 'di ba? When an object is moving, pag gumagalaw daw ang isang bagay, or when an object is seen while moving, so kapag nakikita mo, parang may naalala nga ako na cover dito sa Master Your Driving School Skills na book, na kapag mabilis ang yung takbo or tumatakbo ka gamit ng sasakyan, kapag nagpapaandar ka ng sasakyan, yung nakikita mong object kasabay ng iyong paggalaw, ang tawag daw dyan ay dynamic vision. Kasi gumagalaw, at the same time, yung mga nasa paligid mo ay gumagalaw. And vision is reduced. So, ibig sabihin, mas parang napepeke. Tingin ko lang ha, parang napepeke yung paningin natin. Parang tingin natin, hindi tayo ganun kabilis. Hindi natin maramdaman na sobrang bilis na pala natin magpatakbo. Dahil yung pagtakbo natin ng sasakyan at yung gumagalaw din sa mga paligid natin, eh, halos kasabay lang din. Kaya sabi niya dyan, the vision is reduced compared to static vision. Ang haba ng explanation, pero ang tingin kong sagot dyan ay true. So let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True! Wow, true! At wala siyang explanation. Pero yun nga, na-explain ko naman, kaya yun na yun. Let's proceed to the next question. Okay, when entering the main roadway from the acceleration lane on a highway, signal on the left to merge to the main roadway. Yan, binabagalan. When entering the main roadway, so pagpasok mo doon sa isang main roadway, from the acceleration lane on the highway, signal on the left to merge into the main roadway. So kung ikaw ay nasa merge, di ba, papasok ka na doon sa highway, kailangan mo daw mag-signal to the left to merge into the main roadway. Bakit left? Bakit ka magsisignal to the left? Eh, nasa left side ka nga. At tapos mag-merge ka sa isang roadway. Or dapat mag-signal ka on the right. Diba? Tama ba? Oh my goodness. I think the answer here is false. Ini-imagine ko lang ha, kasi based dun sa pagkaka-explain, I think signal on the right. Tama ba? To merge into the middle. Ako, hindi ako sure dito, pero sige. I'll stick to my answer, which is false. Kasi tingin ko dapat signal on the right. So let's see if the answer is false in 3, 2, 1. Tama ako! At ang sagot dyan, when entering the main roadway from the acceleration lane, a right signal must be given for a right turn. O diba? Kasi line, nasa left side lane ang daanan. Tapos mag-merge ka sa daan. So bakit signal? Dapat right signal. Kasi mag-merge ka nga. So ayan guys! Ano, may natutunan ba kayo sa akin? Parang puro kalokohan lang yung mga explanation ko. Pero I hope may natutunan kayo. Meron tayong isa, dalawang mali yata. Pero almost lahat naman tama. Ayan. So, ayan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka ba nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang pa-exam na katulad nito for Karimen and Honmen do sa mag-take ng exam at sa mga nahihirapan dahil nakaka-receive ako ng mga comments na kahit foreigners nag-a-ask na i-English ko daw tong video natin as much as I want to. Parang ganun, ano? I will try my best. Ayan. So, syempre, you know, nosebleeding. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi ka updated dito sa aming mga upload. I-upload ko pa mga videos. At sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, huwag niyong kalimutang i-check yung aming YouTube homepage. I-click niyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!